drive. So yan, nag 5 na siya. Yan. Automatic first gear tayo. Yan. Ipapa-drive natin, titingnan natin kung mag ano na siya. Okay, may problema tayo. So nag-ano tayo, lock in range tayo. Hey guys, welcome back sa Poygrasa Garage. Ngayon, mayroon tayong project na Cobas. So ang problema namin ngayon dito ay transmission. So ayaw niyang from 4th gear to 5th gear, ayaw niyang mag-shift ng 5th gear. Yung ang makina natin is yung M904 Mercedes-Benz. Then ang transmission natin is 2000 series na Allison. So ito, and meron tayong Texa dito. Nga pala si Keradi, lagi nating kasama. Lagi nating kabady yan. Ayan. So andito yung, yeah, meron tayong manual as a guide. Ayan. So mapalad tayo at meron tayong manual. So kuya, bali gagawin natin. Titingnan muna natin yung, i-diagnose muna natin dito sa ano, sa gamit natin scanner. Titingnan natin muna kung ano yung problema niya. Ayan. Bali ang problema natin, no, yung from third gear, fourth gear, wala tayong fifth gear. So, okay naman yung ano, titignan natin per clutches kung i-manual din natin kung magkakabi siya ng manual going to fifth gear. So, sa ngayon, tingnan muna natin kung anong code niya. Okay, tara, tingnan nyo. So, yan, dito tayo sa truck. Yan. Bus tayo, bus ang ginagawa natin. Cobas, hanapin natin ngayon ng Cobas. Yan. So, ito ang Cobas. So, Euro 3 pa lang kami dito. Sa atin sa Pilipinas, may Euro 4 na, Euro 5. So, dito, Euro 3 pa lang. Hindi pa sila naglalabas ng Euro 4. Yan. With OBD cable. Yan. With OBD cable, yun yung OBD cable natin. So, dito tayo sa OBD cable. Yan. Ayan, nagbiblik na. Ibig sabihin, may ano yan, no? May code. Yan. So, pwede naman tayo manually dito. Yan, transmission, tachograph, sa ano yan, sa may accelerator, instrument panel, engine, yan. Ayan, ito yung diesel injection natin. So, dito direct tayo, makikita niya na agad dito yung code. Ide-directan na tayo dun sa problema. Yan, so, mamimili tayo. Ang connector natin is a Jutes connector, itong adapter. So, mapapansin niyo yan dito. Yan. Meron kasing direkta na 16 pins. So tayo, hindi tayo gumamit pa tayo ng adapter. Yan. Sa ibang unit, direkta tayo 16 pins kagaya ng mga kotse, di ba? So, ang pipili natin, itong adapter na to. Yan. Confirm. Okay. Ito, tinuturo niya dito kung saan yung location ng yan. Tinuturo niya kung saan ang location ng connector. Nung diagnostic connector natin. Ayan, tinuturo niya yan, no? Ito yung bagong unit na 16 pins na siya. Direct na. So, itong lumang unit namin na to, Jutes connector pa. Ayan. Next natin. So, ayan, nandito na tayo sa parameters. Ayan, nagbiblink yung faults. Kita nyo. So yan, ito yung code natin. Meron tayo shift solenoid 3. Active siya. Ang code natin is P0762. Hanapin natin siya sa libro. Ito yung guide natin para sa mga control solenoid. So yun, hahanapin natin to. Yan, bubuksan natin yung ilalim ng transmission, yung oil pan. Buksan natin. Hahanapin natin itong shift solenoid 3. Titingnan natin yan. Malamang yan ang problema natin. Ang sabi sa diagnostic tools natin, naka-stock siya sa on. Okay? Tara, let's go. So, ayan. Babaklasin natin yung oil pan. Titingnan natin dyan yung shift solenoid. So, number 13 lang naman yung ano nyan, socket. 13 or 1/2. So, ayan. Ito. So, sige. Papalitan natin to. Papalitan natin itong pangatlo. Shift solenoid 3. Tapos tinan natin kung anong magiging status niya. Oh, shout out kay Ronald. Si kay Ronald taga Tarlac. Sabi na po. Oh. Ah. Stock. Gas. Stock up. Oo. Saan na? Say, asan na? Sa European box. Yan, tinan natin. Oh, si Kampako. Oh, sorry. Yeah, ito solenoid natin. Natin. Yeah.
Bago siya eh, no? Bago pero nag-stack. Nag-stack po. Yan. So, ito ipapalit natin. Okay, sige, palitan natin ito. Yan. Natin. Oh. Okay. Yan, may lock lang siya dyan, no? Dalawa. O oh, yan, SS1, PCS1, PCS2, SS3, shift solenoid 3, shift solenoid 2, torque converter clutch. IMS. Ito yung pressure manifold natin. Tapos modulator. Main modulator natin yan. Okay. So sige, pabalik na natin yung oil pan para matesting natin. So yan, bali bago natin ilagay yung ano, yung oil pan, double check muna natin lahat ng connector. Ayan. Kasi mamaya pagkabit natin, lalo na yung sa loob, hindi pala naka-connect. So mahirap, magbababa ka pa ng oil ng langis, drain ka na naman. So dapat bago mo siya isara, sigurado, tsaka double check ng mga bolt kung may maluluwag. Ayan. Sa dami-dami niya, baka may makalimutang higpitan. So yan. Oh, so okay naman sa ngayon, na double check na namin. Ikakabit na natin tong oil pan filter. So itong o-ring, huwag mong kakalimutan. Baka hindi makahigop. Ayan, bali si inana na ni Kay Randy, sineset na ni Kay Randy yung oil pan natin. Yan. Yung drain plug, huwag natin kakalimutan, baka maluwag. So may mga scenario tayo niyan na baka nakakalimutan nila pagdating sa ano, sa garahe. Shout out nga pala kay Raymond Puentes. Sana naalala. Oh. Alala mo ba yan, Raymond? Eh, hindi natin nahigpitan nung bago-bago pa tayo. So, nangyayari talaga yon. Ganun naman talaga eh. Hindi ka naman matututo kung hindi ka magkakamali. Kailangan mo rin talaga magkamali. Kasi para madala ka. Minsan kailangan mo rin makasira. So yung mga problema, mga pagkakamaling yon, yun yung doon tayo ano eh, doon tayo tumatatag eh, doon tayo natututo. Lahat naman, wala namang hindi talaga dumaan sa pagkakamali. So yun, minsan yung pagkakamali, minsan nakakakita tayo ng pagkakamali ng iba, tatandaan na rin natin yon para hindi na rin mangyayari sa atin. Yan. So tayo, marami rin tayo nagawang pagkakamali. So natuto tayo sa mga mali na yun. Yan, so sasalina na natin ng langis. ATF natin, fully synthetic yan o yan? Oo, fully synthetic. Yan, automatic transmission na fully synthetic. Okay, start na? Oo, start po. Okay, start natin. So yan, ile-level muna natin. Ito yung cold, ito yung hot. So dito lang tayo sa gitna. Para pag uminit siya, sa pull niya na yung hot. So yan, tingnan natin. Punta ulit tayo sa menu. Diagnosis. Bus. Panibagong session na lang tayo. So yun, bali dito sa ano natin, nagkulay green na siya. So ibig sabihin yan, okay na yung ano, hindi na active yung code natin. Stored na lang siya. Pwede na natin siyang mabura. And so, wala na siya. Hindi na siya nagbi-blink. So, yan. All set na. Nakasara na lahat ng mga pinto. Naandun si Kirandi sa may drive driver seat. So, ipapadrive ko sa kanya. Okay. Tetestingin na natin. Nakashift tayo ng neutral. 5. Yan. So, nakapremera tayo. Accelerate. Push. 3. 4. 4, 5. Yun. So, okay na. Nag-ship na tayo ng 5. Yun. So, okay na. Solve na yung problema natin. Then, wala na tayong pull codes. Wala na yung mga pull codes natin. So, bali yung ginawa namin, inangat muna namin yung gulong para hindi kami nagro-road test. Tingnan natin sa baba, pag ano, nakababa yung gulong. Subukan na natin i-self-adapt siya. Self-adapt. Start. Kasi may delay. Nakita ko, may delay tayo eh. May delay. May delay sa kwarta. Okay, 1, 2. Yan.
I-reset na rin natin lahat, pati throttle. Okay, run uli natin. Start! Yan, run uli natin siya. Tignan natin, may delay siya konti sa kwarta eh. Must be this road test outside. Yeah. No. Before delay. Okay. Before you see delay before four gear. Yeah, now it's okay now. Now okay. So yon. Dati delay siya sa 3 to 4. Ngayon okay na yung ano niya. Road test na lang to. Yan. Ayos na kuya. Friend, what will you say now? Finish? Yes. 100%. Very good work. Now, okay, unit this one. Satisfied, huh? Yes. We work together, 100%, no? 100%, yes. Must be always teamwork. Yes, yes. Okay. This is Tahir, my friend. I Pakistani. Believe like that, yes. Yeah. Okay. Bye-bye. See you on our next video. Bye-bye.